Good morning mga kabookkeeper. Ako nga pala si Charles Pino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Sa mga nakaraang video ko, natapos na natin yung cash receipt journal, cash disbursement journal, tsaka general journal. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang about sa general ledger, na kung saan ito yung mga summary ng mga accounts natin na ginagamit natin sa bookkeeping o ginagamit natin sa negosyo. So tingnan natin kung ano laman ng general ledger na ito. Tingnan natin ang mukha. Gaya ng sinabi ko ng unang mga video ko, may dapat mayroong tatak ng BIR para maging legal o katanggap-tanggap sa BIR ang ating libro. Kung sakaling bisitahin tayo at walang tatak ng biyaya ng ating libro, eh pwede tayo magbayad ng penalty. So dapat magpatatak tayo sa libro sa BIR ng ating mga libro na gagamitin natin sa bookkeeping o sa ating mga negosyo. Nasa unang page, ay account ng cash on hand. Makikita nyo, mayroon siyang natawag na date, particulars, debit, credit, tsaka balance. Ang balance na to ay running balance, tuloy-tuloy. Kada pumasok na debit o pumasok na credit, ina-add at binabawas agad sa balance niya. Ang cash on hand nila ang unang account nila, kasi nga kung titignan mo sa accounting chart of account ng accounting ay nauuna ang cash on hand. Ang pinaka-liquid muna, ang pinakauna na makikita mo sa ledger. So makikita mo sa date, meron na silang entry ng January, February, March, April, May, June, hanggang September. Ayan ang mga pumasok. Yung particulars, makikita nyo, may R7, may R3, G3, G4. Yan yung mga libro kung saan galing. Yung R3, yun ang code nila sa receipt journal, page number 3. Ang G3, general journal na page number 3. Yan ang mga accounts nila. Kung titignan mo, para hindi ka maligaw, titignan mo tong amount na to sa receipt journal, page number 3, makikita mo tong amount na to. Ayan sila, may mga balance. Usually, makikita mo, positive siya. Ang kasakalimitan na account sa mga asset ay nasa debit account. Kung titignan mo, mas malalaki ang mga amount sa debit. Kaya ang total nila ay nasa debit account. Kung mababawasan ang cash on hand ay yung credit. Dinideduct yung credit. So, titignan natin ang susunod na page. Ang susunod na page ay ang cash in bank. Ganon din ang mukha. May date, particulars, debit, credit. Ganon din ang recording yan. Ang R3 ay tinatawag na receipt journal, number page number 3. G3, ganon din, general journal na page number 3. Ang D, disbursement journal na page number 3. Makikita mo itong mga amount na to doon sa particular pages ng mga libro. May R din, may R, may D, may G. Ang D is disbursement, ang R is receipt journal, ang G is general journal. So galing doon sa tatlong journal ang mga amount na to. Sa receipt journal, ang summary noon ay makikita mo dito sa account na to. Kung may cash in bank doon, isinusulat dito. Ganon din sa month of January, ay meron din tinatawag na amount na galing ng disbursement journal, page number 3. Ang general journal, page number 3, makikita mo sila, no? Iyon yung ito ang tinatawag na cross-references sa mga libro para kung mag-check ka, eh madali mong makita itong mga amount na to kasi nga may mga corresponding libro at saka pages. So, ganun lang ang total, no? Ayan siya, running balance.
Basta asset account siya, eh, nasa debit account usually ang balance niya. Pero pag mga payables o liabilities, meron silang sinet up na ganyan, hospitalization pan payable. Basta payable at liabilities ay usually nasa credit side ng balance niya. Ganon din sa equity, nasa credit balance ang amount nito. Makikita nyo. So kung magsisimula tayo sa cash on hand, ang debit account, kung meron silang balance na account, meron dati silang balance, forwarded, i-add yung debit account at ililess yung credit account, yun ang magiging total niya. Ganun siya. I-add ang debit, imaminus ang credit, at ang total balance, yun ang makikita mo. Pero kabaliktaran yun kung liability na, ang balance forwarded, ang ginagawa ay minaminus ang debit at dinadagdagan naman kung credit. Ina-add kung credit. Ganun din sa equity account, ang share capital or fixed deposit ay isang credit account, ay isang equity account ng isang co-op. Nakikita mo, running balance, ima-minus yung debit account, i-add yung credit account. So, yan ang mukha ng ating ledger na kung saan ang summary ng bawat libro, ng bawat account ay makikita mo na sinusulat dito. At yun ang lalabas na pinaka-total niya na magagamit mo sa financial statement. Sa susunod na turo ko ay ituturo ko naman kung paano ang paggawa ng statement o paggawa ng trial balance sa mga account na to na nakikita nyo sa ledger. So dapat dito meron kang skills sa pagsusulat o analysis sa pagsusulat nito para makita mo ang pinaka-balance niya at makagawa ka ng isang financial report o financial statement. E ito sa book na to, sa book 1 nila, ay kung saan nakasulat ang asset, liabilities, tsaka equity na account. Ang susunod naman nilang libro, general ledger na book 2, ay yung mga income state, income account, tsaka expenses account. Parehas ng mga interest income from provident loan, ganun din. Similar lang ang pagsulat sa ledger at iba't ibang klase ng income account. Ang income account nga pala, ang pinaka-balance nito ay nasa credit account kasi nga income siya. So kapareha siya ng liability tsaka equity na usually ang kanilang balances ay nasa credit account. So pag credit account, dinadagdag sa balances niya at pag debit account, minaminus. Parehas nito, meron siyang debit account. So ang debit account na to ay minaminus nila doon sa pinaka-total balances nila. At ang credit account na amount ay dinadagdag nila doon sa balances nila, sa balance nila. Ito naman yung expenses account nila. Makikita mo, may interest expense. Ito naman, kabaliktaran sa income account. Usually, ang balance nito pag expenses account ay nasa debit balance. Makikita mo, ito, ang debit ay dinadagdag kung meron man silang balance forwarded nung nakaraang taon.
Yan yung mga example ng mga expenses account. Nakita natin kani nang nakaraang mga video ko na meron tayo sa General Journal na depreciation expenses. Ito siya. Usually, ang makikita mula na mga libro na pinaggagalingan nito ay puro General Journal. General Journal na page 3, 4, 6, 9. Ito yung mga total nila. Hindi ba usually, nakita natin dun sa General Journal na video ko ay nasa debit balance. Ayan o, nasa debit balance. So usually, wala namang credit na balance ang depreciation expense unless kung magkaroon tayo ng adjustment sa mga depreciation natin, bawat item na isinulat natin. So ito yung mga sample na account sa mga expenses. Fuel, internet subscription, labor services, catering, meeting and conferences. Yan yung mga example ng mga accounts na usually mga debit account. Kung makikita mo uli, ang summary natin, pag asset account ay usually balance niya ay nasa debit account. Kapareha siya ng expenses na account. Kaya yung dalawa na yon, ang expenses at asset account ay usual na debit ng kanilang balance. Pero ang liability, equity, tsaka income ay nasa credit account ang usual nilang balance. So, hindi dapat kayo malito. Dapat malaman nyo itong principles na to para makagawa kayo at hindi kayo malito sa paggawa ng inyong financial statement o financial report. So, hanggang dito na lang mga kabookkeeper. Thank you!